Dinaluhan ng mga Adventista sa Calamyan Districts A and B ang Spiritual Retreat and Prayer Conference na pinangunahan ng Palawan Mission sa Buswanga, Palawan. Ang programa ay nagpatibay sa kanilang pananampalataya at nagbigay inspirasyon na magpatuloy sa ministry at paglilingkod. Nagbabalita si Kia Faye Guevara. Muling nagsagawa ng Church Officers Spiritual Retreat and Prayer Conference ang Palawan Mission dito sa distrito ng Calamyan A and B. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nagbiyahe ang buong puwersa ng Palawan Mission na umabot sa mahigit kalahating araw na paglalakbay sa lupa at karagatan. Ang purpose ng pagpunta dito ng Palawan Mission ay para mag-conduct ng spiritual retreat and prayer conference para sa mga church officers, para sa panibagong hamon ng kanilang paglilingkod bilang mga leaders ng iglesia na ma-spiritualize sila. Kasi naniniwala tayo na pag ang mga leaders ng iglesia ay spiritually mature, ay maganda ang magiging takbo ng kanilang leadership sa kanilang mga iglesia. Inihanda ng Panginoon ang daan upang ang mga manggagawa ay makapaglingkod sa mga kapatiran sa Calamyan Districts na binubuo ng mga bayan ng Buswanga, Coron, Culion at Linapakan. Ang distrito ng Calamyan A at Calamyan B ay uhaw na uhaw sa ganitong klaseng event sapagkat dumaan ang pandemic, lumipas ang 3 taon sa kapanasundan itong prayer conference na ito. Kaya maraming salamat sa pamunuan at napurso ang event na ito at marami pong nakinabang ng mga officers. Na-bless po ang Calamyan B District kasama ng Calamyan A sapagkat nakita ko yung mga ngiti, yung intentional na pakikinig at yung mga reflection. Sana sa sunod ay ganun pa rin na pamamaraan. Abangan namin yon sapagkat ang paglago ay napakahalaga. Ang buong programa ay binuo ng lectures, activities, departmental orientation, child dedication, at baptism. Marami po akong natutunan sa retreat na ito. Pagkumbaba, pagpahinuhod, pagpatawad, saka yung prayer, ma'am, napaka-importante pala sa buhay bilang Kristiyano. Sobrang thankful ko po kasi ako po ay nakatin sa mga ganitong pagkakataon at na-bless po ako kasi sa mga activities, sa mga mensahe na patuloy pong sinasagawa ng mission. Talagang sila po talaga yung pagpapala na ginamit po ng ating mahal na Panginoon upang turuan tayo kung ano po yung mga bagay na especially sa akin, yung mga bagay na dapat ko pong gawin. Tunay na pinagpala ang lahat ng dumalo sa nasabing programa na nagbigay ng panibagong kalakasang pang-espiritual upang higit na maging matibay, masigla at malusog habang naglilingkod sa Diyos. Mula dito sa Buswanga, Palawan, Kia Faye Guevara, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News.